sino ang pambansang wika ng Pilipinas at ilang batas at kautusan na rin ang ipinasa para palaganapin ang paggamit nito. Ano nga ba ang totoong kanser ng lipunan sa panahon ngayon na sinasabi ni Dr. Jose Rizal noon? Ang Pilipino ka, puro Tagalog. Kasi sa Amerika, sa Japan, kung magsalita sila, walang halong Tagalog. Ang problema, hanggang ngayon, madalang pa rin itong gamitin sa mga dokumento sa gobyerno at iba pang formal na komunikasyon. Isang lipunang magulo. Ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno? Ano nga ba ang mga issue na ngayon na hindi napapansin ng karamihan? Bakit nga ba sa halos lahat ng opisyal na komunikasyon dito sa bansa, Ingles ang nangingibabaw na wika? Tinanggal na sa curriculum ng mga estudyante ng kolehiyo ang Pilipino at ang panitikan. Inalmahan ito ng marami. Anila, lantarang pagpatay daw ito sa pagpapahalaga sa ating pagka-Pilipino. National artist for literature si Virgilio Almario, na chairman din ng National Commission on Culture and the Arts. Kung tutusin, dapat mahigpit siya sa paggamit ng wikang Pilipino. Pero bilang punong tagasuri ng wikang Pilipino, wala siyang nakikitang masama sa pagbabago sa wika. Hinahinan na nga ng pagmamahal ng mga kabataan sa kanilang bansa. Tatanggalin mo pa yung ilan sa mga kakaunting instrumento na tutusan ng kukawin ng pagmamahal nila sa kanilang bansa. Revolusyon at dakilang paralitiko. Ilan lamang sa mga ito sa mga bansag kay Apolinario Mabini, ang isa sa mga bayaning unang ipinakikilala sa mga bata pagpatak pa lamang nila ng elementarya. Pero bakit tila marami sa mga kabataan ngayon hindi siya kilala? Hindi kilala kung sino si Mabini. So yung first week pa lang, may lumapit sa akin na mga estudyante, they looked like students, no? Or probably freshly graduate. Sir, astig yung pelikula, ganyan. Pero bakit nakaupo lang kayo lagi? Sabi ko na, wala lupa sa bibig ko, hindi nyo kilala si Apolinario Mabini. Naging viral na rin at binubiruan sa social media ang mga nagtataka kung bakit nakaupo lang sa buong pelikulang General Luna si Mabini. Kaya minabuti namin maglakad-lakad sa lansangan para tanungin ang ilang kabataan kung alam nila kung bakit nalumpo si Mabini. Bakit hindi siya makalakad? Ano? Napako yung paa, lagi nakapae. Sakit niya? Sa ulo ba? Parang sa ulo ata, sakit niya eh. Ano po ang sakit ni Apolinario Mabini? Polio po. Hindi naman talaga siya completely tinanggal. Nang dinidesign po yung ating curriculum, kailangan ma-decongest. Kahit naalis sa pangalan, pero yung laman, nandun pa rin. Ito siya noon. Ito na siya noon. Mas dumami ang mga barko sa dagat. Lahat ng barkong ito, mga Chinese vessels. At kuha ang mga ito sa Julian Felipe Reef ng West Philippine Sea. Nitong Marso lang, napansin ng Philippine Coast Guard na dumarami ang mga ito at umabot na ang kanilang bilang sa humigit kumulang 240. Ang Chinese vessel incursion o ang panghihimasok na ito ay hindi lamang banta sa sovereignty ng Pilipinas, kundi banta rin sa seguridad ng mga ordinaryo at maliliit na Pilipino. But this is within exclusive economic zone of the Philippines. Hindi mo malalaman ang tunay na cancer kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo inaamin na nagkakamali ka din bilang isang mamamayang Pilipino. Nakakalungkot na ang mga kabataan ngayon ay hindi na nakikilala ang ating mga bayani. Sino nga ba si Apolinario Mabini, si Dr. Jose Rizal, o si Andres Bonifacio? Ano nga ba ang kanyang mga isinakripisyo para sa bayan? Nakakatulong ka ba? Nananamantala ka din. Bilang isang Pilipino, isipin mo ano ba ang nagagawa natin sa simpleng paraan upang makatulong sa bawat isa